It's Tuesday and pupunta kami ni Angazera sa aming office. So meron kasing or nag-hire kasi kami ng isang after sales assistant coordinator. So i-brief namin siya and time check, it's tanghali na. It's already 10:29. And dadalhin natin ngayon Z10R. So, ma-check na rin natin kung sumasayo ditong Buick air duct disc cooler. So, let's go guys. Samahan nyo kami. Ito na si Angazera. Okay. Let's go guys. Okay, sumulong na kami guys. Well, last time, diniscuss natin yung tungkol sa insurance, no? Whether CTPL, compulsory third party liability or yung third party liability na para sa mga sasakyan. Comprehensive, ito yung, of course, ito yung mas enhanced. Comprehensive insurance. However, yung mga insurance na yon, ang pinoprotektahan noon ay mga yung ating mga sasakyan. So, and syempre yung mga properties, kung may madadamage man tayo, yung mga TPL, yung mga third parties, no? But then, hindi masyadong nagkakaroon ng protection yung mga riders, so tayo. So dito pa naman sa motor, syempre mas prone tayo sa accident, no? Dahil tayo yung bumper. Hindi ka mukha sa kotse na naka-cage, naka-enclose. But then, siguro dapat lagi tayong i-ready or emergency ready. And since we are in an HMO business, HMO nga pala guys, ang ibig sabihin nun ay Health Maintenance Organization. So, this is healthcare. So, meron kaming product. The name of the product is E-Ready. Ano yun? E-Ready or, as the name implies, Emergency Ready. So, ano ba itong E-Ready? E-Ready are prepaid cards. Pwede nyo siyang makuha sa BCHC, sa B Caliper Healthcare Consulting. Or, siyempre sa amin. No? Pwede siya mabili sa amin. Okay. Ah, ito sa school. Nako. Pag may school, ayan. Trouble pa ikaw. Paparada siya, paparada. Paparada si tita. So ano ba yung benefits nito sa e-ready cards? E-ready cards are, again, prepaid cards which you will enjoy a one-time coverage during an emergency case. So meron kayong 25,000 na limit. And the emergency case, this is of course defined as any illness or injuries. And so hindi lang to sa accident, ano? Illness or injuries that require immediate medical attention. So any emergency case, pwede nyo na magamit yung card na ito. Again, this is one time availment. So ang limit ito ay 25,000. However, the moment you steps out of the ER, the coverage stops. So titigil na siya. So wala na, no? Tapos na yung validity niya. However, kung hindi nyo naman siya nagagamit, let's say wala namang emergency, validity nito ay 1 year. Okay, so 1 year siya bago mag-expire. Eh, paano, Joe, kung halimbawa hindi naman namin nagamit, sayang na yung binayad namin. So, hindi po siya masasayang dahil aside from the 25,000 coverage during emergency case, baba nung ano ba ito? Baba, ano? So aside from the 25,000 coverage during an emergency case, meron din kayong free unlimited consultation sa mga proxy care
primary care centers. So ano ba itong MaxiCare primary care centers? These are clinics owned by MaxiCare. So MaxiCare owned clinic siya, kaya free yung inyong consultations. And remember guys, unlimited. So how much is one consultation, no? One consultation will cost you around 700, 800. So babing-babi nyo na yung binayad nyo dito sa e-ready. Kasi ang e-ready card ay 1,300 and 1,500, no? So yung 1,300, ito yung may access sa lahat ng MaxiCare accredited hospitals. We have around, I think, 700 to 800. And that doesn't include the 6 major hospitals. So yung 6 major hospitals, ito yung mga expensive hospitals here in Metro Manila. Yung isa namang variant or yung isang option ay yung MaxiCare e-ready. Ang amount niya ay 1,500. So meron na siyang access dun sa mga 6 major hospitals. So ano ba yung 6 major hospitals? Ito yung St. Luke's, BGC, and QC, Medical City, Makati Med, Cardinal Santos, sa Alabang, Asian Hospital. So yun yung 6 major hospitals. So again, yung 1-3, wala kayong access doon lang sa 6 na yon. Pero with the rest, kaway lang. Okay, balik tayo guys. So yung 1,300 ay walang access sa major hospitals. Yung 1,500 meron kayo access. Pero syempre, 1,300 may access naman kayo doon sa ibang accredited hospitals ni MaxiCare. As I've said, we have around 700 to 800. Okay, ang difference lang ay yung access doon sa major hospitals. So may difference siya na 200. So magagamit nyo siya, unlimited number of free consultations. How much is one consultation ng kasera? Meron ba bang 500 ngayon? Meron ba bang 600? However, sa amount na 1,300, dalawang consultations lang, bawi nyo na, no? So habang hindi nyo pa siya nagagamit, hindi pa nasuswipe sa mga POS o yung point of service terminals, pwede nyo siyang magamit unlimited number of free consultations. So imagine nyo guys, no? Magagamit nyo na siya sa consultation sa mga primary care centers. So ilan ba itong primary care centers na ito? We have, I think, around 24 primary care centers. So meron siya sa Metro Manila, madami. Meron siya sa Pasig, meron sa Alabang, Fairview, Antipolo, sa EDSA, dalawa actually, Makati, QC, sa mga provinces, sa Iloilo, Davao, CDO, yes, sa Quezon City, sa Hemadi, no? And sa EDSA, sa Eton, and sa may Connecticut, sa Liben, sa Liben Tower. So aside from the free, unlimited number of free consultations, meron pa din kayong insurance or accidental death or 50,000 accidental death and dismemberment insurance. Okay, so in case of death due to an accident, makakakuha yung beneficiary nyo ng 50,000. And meron siyang dismemberment. Ano ba yung dismemberment? Halimbawa guys, si member na wala ng, not necessarily na wala or naputulan ng baraso, loss of function lang pwede na. So may makukuha siyang, let's say, ang amount is 50,000, so loss of function of an arm, 50%. So may makukuha siyang 25,000. Loss of function of an arm and a leg, may makukuha si member, kasi buhay pa naman, no? Si member na 50,000. So yun yun, even yung mga fingers, may mga, alam nyo naman sa insurance, kahit yung mga daliri lang, may mga amount yun.
kung mapuputol man or yun nga, loss of function. So yun yung makukuha yung coverage. Ano pa ang kasera? Ibang benefits ng e-ready. Ah yes, familiar ba kayo sa My Health Clinics? Ito yung mga nasa mall, usually nasa mall, no? Para siyang healthway, mall-based sila, mall-based clinics. So kung nagkaroon kayo ng consultations dito, you get a 15% discount. So doon sa mga dental clinics, no? Or dental network, meron kayong 10% discount. Selected services, no? So di ba guys, sulit na yung 1-3 or even 1-5, no? Para doon sa e-ready na yon. So again, e-ready is a one-time availment. Kaya lang guys, pag halimbawa nagamit yun na siya, nagkaroon ng emergency, na swipe na yung inyong card sa POS, lahat ng benefits na yon ay mawawala na. So it will only expire once the swipe or after a year. So yun yung validity period niya. So wala itong suklian guys, no? Halimbawa na year kayo, 25,000 yung coverage, 10,000 lang yung nagamit, may sukli pa 15,000, walang ganun. So hindi nagsusukli. So the moment you step out of the ER, the coverage stops, no? So yun yung MaxiCare e-ready. Alam pang nakalibutan ko ang kasera nga pala guys, no? Sa MaxiCare e-ready, e-ready lang to, e-ready, no? So hindi kinocover yung pain related to gallbladder. So cholecystitis, no? So hindi siya covered. Yung pain lang doon, kasi di ba, emergency case, extreme pain makokover 'yon. Pero dito yung related sa gallbladder, gallstones ay hindi or walang coverage. Okay? So yun guys, ang MaxiCare e-ready. So included all emergency cases. So ang coverage sa ER, of course, professional fees, IV fluids, kung ano man yung procedure na ginawa, or medicines for immediate relief. Basta yung ginawa doon sa ER, makukover yun. The limit is 25,000. Okay, ngayon after the emergency, kung naman nagkaroon ng treatment sa emergency, kailangan nyo po sir ma-confine. If your card is MaxiCare e-ready, hindi siya makukover kasi wala namang confinement yung coverage na yun. Or walang confinement na part ng coverage nun sa MaxiCare e-ready. Okay. And two variants yun guys, merong isa. Ito yung tinatawag ng MaxiCare e-ready advance. So again, MaxiCare emergency ready advance. So ano ba yung emergency ready advance na yon? MaxiCare e-ready rin siya. Again, one time use for all emergency cases. Kaya lang ito guys, meron na siyang confinement. And ang limit niya ay 50,000 for both ER and inpatient. So sa inpatient, when we say inpatient, ito yung confinement. So yung confinement niya, room and board is private. Regular private, no? So makokover yon. So ang coverage noon ay hanggang, ba't nandito ito? Ayaw nito. Ah, sa lilong siya nagpunta. So ang coverage noon guys ay 50,000 for both ER case and confinement or inpatient. So again, yung coverage nung e-ready, same ang coverage doon. Mas mataas lang yung limit at meron siyang confinement. Insurance, pareho din, 50,000. Kaya lang ito guys, yung sinasabi natin kanina ng exclusion na cholecystitis, ito guys, nakocover na. Kasi meron na siyang confinement eh. So gallbladder stones, extreme pain, na ang cause ay gallstones, pwede na siyang makover. So hindi na siya exclusion dito. And meron na rin siyang Assist America within 150 kilometers. So yung Assist America, assist lang to, no? So if you're in the US,
Oh, kahit ibang bansa yata, no? So tawagan niyo lang yung Assist America, for example, kailangan niyo ng flight or assistance lang to, no, phone calls. So meron na siya, i-ready advance, no. Then primary care centers, unlimited number of free consultations din. Just like the MaxiCare e-ready. Pareho rin. Pareho rin ang coverage. Okay. Yun nga pala guys, consultations for both e-ready and e-ready advance. Meron din, kasi uso kayo yung mga over-the-phone consultations eh, di ba? So, kino-cover na rin yun. Primary care centers, face-to-face, and over-the-phone consultations. So, sa over-the-phone consultations, ito yung mga doctors from our, or from, yes, from our primary care centers. No? Kasi yung iba dito ay 24/7. So, yung teleconsultation, eh, of course, 24/7 din. Then, doon sa mga primary care centers, ang mga doctors doon ay mga internal and family medicine, general practitioners, and pediatricians. So, yun yung mga available na doctors din. And the cost or the amount of MaxiCare e-ready advance, yung without major hospitals, ay 4,999. So, 5,000, no? The other one, ito yung may access sa major hospitals. So, na-mention na natin kanina kung ano yung mga major hospitals. Ito ay 5,999 or 6,000. No? So, may difference na 6,000. Again, the only difference is access to the major hospitals. With regards to the benefits, you'd still be enjoying the same. Whether you'd go for option 1, yung 4,999 or the 5,999. So yun guys, yung MaxiCare e-ready. Again, saan nyo siya kukunin? Sa amin. Pwede siyang kunin sa amin. Mas mabilis. So available to guys sa e-card or physical card. May physical card na. So sa e-card, siyempre nasa cellphone nyo lang since ganun lang. E-card is electronic. No? So again, these are prepaid cards. So i-register nyo siya online, then after 15 days, pwede nyo na siyang magamit. So, hindi nyo siya po pwedeng sabihin or i-re-register na, ah, nagkaroon ako ng aksidente, ngayon ko i-re-register. Hindi pwede yun. Kasi 15 days bago pa siya ma-activate. Eh, what about kung halimbawa naubos ko na, nagamit ko na? Okay. Pag nag-avail na kayo guys, nagamit nyo na, wala pa yung 1 year or hindi pa tapos yung 1 year validity period, so na-swipe na siya, after 15 days pwede ulit kayo mag-purchase, then i-re-register nyo siya, so another 15 days, so parang 1 month bago ulit kayo magkaroon ng bago ulit kayo maka-avail. Then kung hindi nyo naman siya nagamit, let's say tapos na yung validity, no, 1 year na siya, after a day pwede na ulit kayo mag-purchase, then i-re-register nyo na siya. So again, 15 days yung hihintayin nyo pa bago siya ma-activate. Waiting period, yes. So, I think MaxiCare e-ready is very reasonable. No? Yung amount niya is very reasonable considering the benefits. So, guys, nandito na kami sa office. Later na lang, guys. Pwede rito? Okay na. Okay. Guys, paalis na kami sa office. And maraming nasirang computer. Kasama ang computer ko kasi matagal kami hindi naka-report dito sa office. So alam nyo na yung mga computer, pag matagal na hindi napupuntahan, kakasira sila. So dinala namin kay Jace, yung aming friendship na may computer shop. Pinadala na namin doon and pupuntahan namin ngayon. 5 pieces, 5 units yung mga nasira. Pag kasi hindi mga nagagamit, sa shutdown, may breakdown yung mga pieces, mga computers. Ay, lambot oh, flat siya. Kita mo reserva niya oh, gulong. Okay, ito guys ang JC Pass, J Computer Parts and Accessory Shop.
So, sa sumulong lang din to, Fronting Living Water and Clean Box. So, dito kami nagpapagawa ng mga computers. Okay, si Jay siya yung owner. Kaya yung friendship namin na nagagawa ng mga computers namin. So, magaling dito guys. Reasonable pa yung mga prices nila. Standard. Okay guys, paalis na kami dito. Hopefully, makuha namin lahat. Total of 5 units, 5 pieces kasi yung pinagawa namin dito. So, pina-check. Yung iba ay re-reformat, ganun. Iba ay mabagal upgrade. So, hopefully, makuha namin. Kung malapit kayo rito, guys, kung may nanonood sa inyo dyan, na malapit dito sa Sumulong, dito kayo pagawa kay JC Pass. Okay, dito. Magaling dito. Yes, magaling dito. Tried and tested na namin dito. Umura ang parts. Yes. Saka hindi sila nang loloko kasi di pa hirap magpagawa doon sa mga ibang computer shop na iba-iba yung sasabihin sa inyo. Okay. Oo. Gusto niyo pag-modify ng inyong computer. Expert sila dito. J Computer Parts and Accessory Shop. Okay. Sumulong. Malapit lang dito sa may Sabungan. Sabungan ba ta? Sige, okay na. So, alis na kami guys. Then, next stop is Amazinag, the Benco. Okay. So dito na kami guys, the SM. Guys, so may charging station na rito sa e-vehicle. Dalawang slots. E-vehicle charging station. So when ka charge electric, ito siya. BMW. Ano kaya ito? Full electric? Full electric. Ano kaya ito? May bayad? Pinturado pa yung kanyang slot. Oh. Okay. Yan si ate. Yarn. Okay. We're leaving SM Zedek. So, pauwi na kami guys. It's 4:13. So, wala pang traffic. And sa lahat ng tumapos ng aming video, thank you so much guys. Hope to see you all again in our next video. Ilalagay namin sa baba yung email address if you're interested with the MaxiCare E-Ready or MaxiCare E-Ready Advanced. You can comment down below, no? Then we will send you the complete proposal. Okay, so thank you very much. Baka ubulan pa. Bye guys! Music